Sa lalong paglapit nga po ng trade deadline ay binabalak na nga po ng Los Angeles Clippers na kumuha ng isang bagong point guard. Kaya naman ngayon ay aalamin natin ang anim na manlalaro na target nilang kunin. Sasamahan na rin natin yan ang balitang interesado ang Golden State Warriors kay Dennis Schroeder at ang naibalitang bagong kapalit ni Talen Horton-Tucker sa Los Angeles Lakers. Kaya tara, simulan na natin yan. Ngayon nga pong pumasok na tayo sa unang araw ng Pebrero ay mas lumalapit na rin naman nga po ang pagsapit ng trade deadline. Kaya marami na nga po mga kuponan ngayon ang nagiging desidido na sa paghanap ng mga bagong malalaro na maaari nilang kunin sa trade market. At isa nga po dyan ay ang Los Angeles Clippers na gusto na rin naman nga pong makakuha ngayon ng isang superstar guard na tutulong sa kanilang kuponan habang wala pa sina Kawhi Leonard at Paul George. As of now nga ay nasa 7th pwesto pa rin sila sa standings ng Western Conference kung saan may pag-asa pa silang makapasok sa playoffs. Kaya gumagawa na nga po sila ngayon ng paraan upang mas mapalakas pang lalo ang kanilang lineup. At ayon nga po sa inilabas na balita ni Kevin O'Connor, meron nga daw po silang pinagpipili ang 6 na point guard ngayon na pinaniniwalaan nilang makakatulong sa kanila. At sila nga po ay ang kinabibilangan ni na John Wall ng Houston Rockets, Dennis Schroeder ng Boston Celtics, Kemba Walker ng New York Knicks, Goran Dragic ng Toronto Raptors, at si Spencer Dinwiddie ng Washington Wizards. Habang dumiretso naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan dito sa balitang gusto ring makuha ng Golden State Warriors si Dennis Schroeder. Kahit man nga po isa pa rin ang Golden State Warriors sa mga pinakamalakas na kupunan sa buong liga ngayong season, ay kailangan pa rin naman nga daw po nilang gumawa ng move bago sumapit ang trade deadline upang sa ganun ay mapataas pa nila ang kanilang tsansa na makuha ang kampeonato. Meron at meron pa rin naman nga daw pong butas kahit papano ang kanilang kasalukuyang lineup sa kukulangan nila dito ngayon ng isang big man at isang playmaker. Pero ayaw na rin naman nga daw po nilang kumuha ngayon ng big man, lalo pat tiwala pa rin naman nga po sila na makakapaglaro pa ngayong season ang kanilang batang player na si James Wiseman. Ngunit ang problema nga po ngayon ay kulang nga sila ng isang ball handler at isang playmaker na hahalili sa kanilang superstar na si Stephen Curry. Kaya ayon nga po sa naging pahayag ng ating mga NBA expert, kailangan nga daw po nilang kumuha ng isang point guard sa lalong madaling panahon. Marami rin naman nga po ngayong available na player na pwede nilang kunin, ngunit ang mas babagay nga talaga sa kanilang playing style ngayon ay si Dennis Schroeder na nag-average ng 14.6 points sa kanyang 43.6% shooting na maaari nilang gawing kapalitan ni Stephen Curry. Sa panghuling story naman tayo, kasunod nga po ng nakakadismayang pagkatalo ngayon ng Los Angeles Lakers ay mas dumarami na rin naman nga po ang mga nagsilabasang trade ngayon na maaari nilang gawin upang mapalakas pa ang kanilang lineup. Siyempre, malinaw naman nga sa inyo na si Talen Horton-Tucker lamang nga po ang nag-iisang player ngayon ng Lakers na pwede nilang ipang-akit sa ibang kuponan dahil na rin nga po sa kanyang mataas na trade value. Maaari nga daw po nila itong gamitin upang makakuha sila ng isang mas magaling na manlalaro. At base nga po sa inilabas na balita, ang pinakabagong manlalaro nga daw na pwedeng sungkitin ngayon ng Los Angeles Lakers sa trade market ay walang iba kundi ang point guard ng Washington Wizards na si Spencer Dinwiddie. Yes mga idol, tama nga po ngayong narinig, siya na nga po ang tinutukoy ko kanina na pwede nilang pamalit kay Talen Horton-Tucker. Hindi na rin naman nga po natutuwa pa ang Washington Wizards sa kanya gayong hindi na nga ito nakakatulong sa kanilang team upang makaangat muli sila sa standings ng Western Conference. At sa parte naman nga po ng Lakers, maaari nga daw nila itong gamitin bilang bagong playmaker at scorer ng kanilang kupuna na makakatulong kina Anthony Davis, Russell Westbrook at kay LeBron James. Yun nga mga idol ang ating unang video at unang balita ngayong araw na ito dito sa akin channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa akin channel. Bisitahin, i-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page J-Zone TV, at syempre meron din tayong mga inilalabas
na mga NBA balita doon. So yun lang mga idol, shout out sa lahat. Maraming maraming salamat po sa panonood ninyo.